nuestro Señor. Sa aking kasalanan, gawan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong tayo magdiwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, Lunes Santo, mga mahal na araw, payagan mong mahalin ka ng Diyos. At upang maging karapat-dapat tayo sa dakilang pag-ibig ni Jesus, aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga labirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig, ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na andap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong pananabig na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha at nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, akong Panginoong tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako nang pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon aking tanglaw, siya ang aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama sila'y mabubuwal. Panginoon aking tanglaw,
siya ang aking kaligtasan. Kahit sa lakay na ko ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginoon, aking tanglaw, siya ang aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoong aking tanglaw, siya ang aking kaligtasan. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutugtin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Pinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon." Nabalitaan ng maraming Udyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes Santo, mga mahal na araw, magandang umaga, kapanalig. Mahal na araw, payagan mo ang Diyos na mahalin ka. Huwag ka nang magmatigas, huwag ka nang tatanggi, payagan mo ang Diyos na mahalin ka. At ang ibibigay ng Diyos ay isang tunay na pagmamahal, ang ibibigay ng Diyos ay isang napakalaking pagmamahal. Di po ba ganun naman kapanalig? Kapag mahal mo ang isang tao, ang ibibigay mo yung the best, ang gagawin mo yung pinakamaganda, you will do your best para doon sa tao na minamahal mo. Hindi pwedeng yung pwede na, hindi pwedeng konti lang, hindi pwedeng ito na lang. Kapag mahal mo, laging the best ang ibibigay mo. Si Jesus, napakalaki ang ginawa para sa pamilya ni Marta, Lazaro at Maria. Bukod po doon sa lagi niyang pagpunta sa kanila, siya po ang bumuhay kay Lazaro. Maraming araw na po patay si Lazaro. Nangangamoy na po. Pero binuhay ni Jesus si Lazaro. At bilang pasasalamat,
Ito po ang ginawa ni Martha. Pinagluto ulit, pinaglingkuran si Jesus. Pero ito mas maganda. May ginawa din si Maria. Si Maria na kapatid ni Lazaro at Martha. Anong ginawa ni Maria? Bumili ng mamahalin. Mamahalin. Ang mahal ng presyo nito, ano? At 300 denaryo. Isang denaryo ay equivalent sa minimum wage. Malaki po ang halaga nitong pabango na ito. At ibinuhos doon sa paa ni Jesus. Hindi lang po spray, ano? Ngayon kasi, ini-spray yung pabango eh. Pero ibinuhos po talaga sa paa ni Jesus at pinunasan ng buhok at humalimuyak yung napakabango na amoy ng nardong pabango na ito. Humalimuyak sa buong bahay. Bakit ginawa ni Maria ito? Mamahalin yung pabango, ang laki ng halaga. Kasi ganun kapag nagmamahal ka eh. Gusto mong magpasalamat, gusto mong magbigay, gusto mong mag-effort, at kung magpapasalamat ka, ang ibibigay mo, ang effort na gagawin mo, talagang paghihirapan mo yung the best na kaya mong gawin. Ito yung kayang gawin ni Maria. At ito yung ginawa niya bilang pasasalamat. At alam naman ni Maria, kulang to. Kulang ito. Oo, mamahalin yung pabango, pero kulang. Mas malaki pa rin ang ginawa ni Jesus para sa kanila. Kasi ibinalik ni Jesus si Lazaro, na kanilang kapatid, na wala na, namatay na. Pero ibinalik ni Jesus, binuhay ni Jesus si Lazaro. Kapag malaki ang pagmamahal, ibibigay mo talaga yung the best. Kapanalig, kaya mo bang magmahal ngayong panahon ng Kwaresma? Ang pagmamahal po ay merong 3 stages of love. At lahat po ng pagmamahal dumadaan sa 3 bahagi na ito. Una, nagagawa mong mahalin, hindi po pwedeng ano, biglaan ng pagmamahal, ha? May sinasabing love at first sight. Pero yung first sight na ito, lumalim lamang po ito. Pero merong unang bahagi. Ano yung unang nangyayari kapag nagmamahal ka? Ito po yung tinatawag nating ecstasy o kaya sobrang saya. Bakit mo kinakausap yung tao? Bakit mo sinasamahan yung tao? Kasi ang sarap niyang kasama. Sobrang saya mo. Kapag ka-text, ka-message, kausap, kakwentuhan, katawanan, sabay kayong kumakain, sabay kayong namamasyal, apakasaya ng pakiramdam mo. Napakasaya ng tao na ito. Hindi perfect yung tao, pero napapasaya ka niya. Ano po? May mga pagkakataon nga po, ano eh, na namamasyal kayo, nagkakain na, nag-outing kayo, nagbibigay ka, nagbibigay yung mga kasama, siya walang binibigay, pero okay lang kasi ang saya-saya niyang kasama. Okay lang. Doon nagsisimula naman yan eh. Ano mang relationship, nagsisimula sa masarap kasama, masayang kasama. Pero kapanalig, habang tumatagal yung pagsasamahan, meron at meron kang makikita na hindi maganda sa tao. Habang tumatagal yung samahan, bilang tao mapapagod ka rin. Mauubusan ka rin, mabubwisit ka rin, madidismaya ka rin. At ito nga po yung pangalawang stage ng love. Ito yung tinatawag nating disenchantment. O kaya pwede rin tawaging dismaya. Yung bang nung umpisa okay lang eh. Nag-ambagan kayo, siya walang ambag, okay lang. Kainan kayo, kumakain siya, okay lang. Masarap kasama pa rin. Tapos na yung kainan, uwian na, nag-sharon pa siya. Okay lang. Masarap kasama. Pero darating yung pagkakataon, sasabihin mo, lagi na lang ba siyang walang dala? Lagi na lang bang ako magbibigay? Lagi na lang ba ako magtsatsaga? Ano ba naman yan? Wala lang ang dala. Lakas pang kumain. Nag-uwi pa. Nag-sharon pa. Sobrang kapal ng muka. Nung una, okay lang. Pero darating yung panahon, baka mabwisit ka. Madismaya. Magalit ka. At pumapasok nga sa 2nd stage. Nadidismaya na. Nakikita mo yung hindi magandang side or napapagod ka rin. Nauubusan ka rin. Nabubwisit ka rin. Kapanalig, may mga tao sa unang tingin parang anghel. Darating yung pagkakataon, maiiba ang tingin. Baka ang tingin mo'y maligno o kaya monster na. May kasama ka ba sa bahay ngayon?
Ano bang tingin mo sa kanya? Ano bang tingin sa dalawa? Mukha bang anghel pa? O kaya baka mukhang monster na? Nababago po talaga ang paningin po natin. Bakit? Bilang tao, napapagod din. Nahihirapan, nauubusan. Pero ito panalig ha. Kung ang tingin mo sa iyong kaibigan, kasama, kung ang tingin mo sa mga kasama mo sa simbahan, sa parokya, ay parang hindi na anghel, parang monster na ang tingin mo sa kanila, kapanalig, huwag ka munang aalis, ha? Kasi sabi ko, tatlo yung stages of love na ito. Ecstasy, disenchantment, at pangatlo, commitment. Yung iba, hanggang dito lang sa disenchantment eh. Kapag nadismaya, umaalis eh. Bumibitaw, umaayaw na. Sabi ko nga kanina sa programa natin, ano, yung iba nga, mag-asawa pa eh. Pero, dahil ang kanilang pagmamahal ay nakabase sa feelings, hindi ko na nararamdaman yung nararamdaman ko para sa kanya dati. Wala na akong nararamdaman para sa kanya ngayon. Nagkaanak pa, naghiwalay din. Because their relationship is based only on feelings. Hindi napunta dito sa third stage of love. At yung, ano yung third stage of love? Alam po natin yan. Commitment. Love is a commitment. Sa hirap o sa ginhawa, may nararamdaman ka o wala. At minsan kahit pagod na, gagawa ka pa rin ng mabuti para doon sa tao na minamahal mo. Commitment. Kahit ano ang mangyari, I'm here for you. At dyan naman po nasusubok ang totoong pagmamahal sa mga panahon ng krisis. Madaling magmahal kapag okay ang lahat. Madaling magmahal kapag may pera. Madaling magmahal kapag malusog, maganda, gwapo. Madaling magmahal kapag okay ang ginagawa. Paano pag nagkamali? Paano kung may pandemic? Paano kung naubos ang pera? Paano kung nasaktan ka? Paano kung nagkamali? Diyan, gagawa ng desisyon. Na nga, nasa mga pagkakataon, nabubisit ka, diyan ka pa rin. Sa mga pagkakataon, napapagod ka, diyan ka pa rin. Sa mga pagkakataong nagkamalit na sasaktan, diyan ka pa rin. Sa mga pagkakataong hindi na kaya, magdadasal ka upang magawang manatili pa rin. Walang relationship na walang away. Pero may relationship kahit may away, buo pa rin. Because they made the decision na mananatili kahit anong mangyari. They made the decision to forgive. Sabi ko nga kanina, di ba, ang mag-asawa ay dalawang tao na magaling magpatawad. Kapanalig ko, hindi ka magaling magpatawad, huwag ka mag-aasawa. Maghihiwalay lang kayo. Ang mag-asawa, dalawang tao, ang galing magpatawad. Pero hindi lang magaling magpatawad, magaling magdasal. Napakatsyaga. Kasi may panahon talaga, hindi mo kaya magpatawad. May panahon talaga, wala ka nang maibibigay. Ubus na, pagod na. Kaya mapapadasal upang patuloy na may pag-ibig na maibigay. At ang pag-ibig na ibibigay mo, hindi yung pwede na. Hindi yung ito lang. Ito, hindi yung okay na to. Ang ibibigay mo, laging the best. Katulad ng ibinigay ni Maria bilang pasasalamat kay Jesus. Katulad ng binigay ng Ama upang iligtas tayo ang kaisa-isa niyang anak. Katulad ng ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Kapanalig, napakalaki ang pagmamahal ng Diyos. And God is giving His best. God is doing His best. Ngayong mahal na araw, huwag kang magmatigas ha. Huwag ka nang tumanggi. Kailangan mo to. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos at kapag tinanggap mo ang kanyang pag-ibig, naku, kapanalig, humanda ka. Mamamangha ka. Makararamdam ka ng kakaibang lakas. Mababago ka ng dakilang pag-ibig ni Kristo. Amen.
sa kabutihang loob ni Jesus. Inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Mabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtiyaga, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahingalay sa kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Pinagdadasal po natin yung mga taong napakalaki ang sakripisyo para sa atin. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawahin ng kanyang kabutihang loob at lakas. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikhato ngayon mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo ay maibigay sa amin. At pangunahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, nababanaaga na ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Son.
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na pupuno ang langit at lupa na... ...palang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya niyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, aming Santo Papa, at ni Honesto, aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa. Sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Tinatanggap ang tunay na pag-ibig ni Kristo, magbigay ng kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan po sa bawat isa mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ay nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao.
huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus at tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala, naramdaman mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Ako, naramdaman ko. Sabi sa'yo, ang pag-ibig na hinahanap mo, ang pag-ibig na kailangan mo, ibinibigay na sa'yo ng Diyos. Kailangan mo lamang itong tanggapin. Kailangan mo lamang bugsan ang iyong puso at mapapanibago ka ng mga mahal na araw na ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo. Ingatan kayo. Paganingin kayo ang iyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihayan ang banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan, patuloy nakikiisa sa pagpapakasakit at pagkabuhay ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga panalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manigluod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banal ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang Panginoon at butihing Ama sa iyong pagpapala. Ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerdui et anticum documentum nobis cedat ritui
Fortes et fides, supplement cum sensu defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus o nor virtus quoque sit et benedictio procedenti habur troque comparsi laudatio. Panem de chala precis eis. Omne delectamentum in se avente. Oremus. Deis qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iuta sanciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.